Okay mga ka-riders, dito po sa amin sa bahay ng Santa Cruz, may nagbukas na naman ng isang tindahan ng e-bike o ng electric vehicle. Ayan, dito po sa NWOW. Kapubukas lang po siguro ito, mga 1 month ago. Dito lang po ito sa Piggy Barra Street. Ayan, ang kanilang address po dito, Barangay Poblacion, Santa Cruz, Laguna. Okay, check po natin yung mga available nila ng mga e-bike saka ito, electric vehicle. Ayan po ang proper na pagtawag po dito, kasi maraming nagkakamali po. Isa na po ako doon. Napagkamalan kong e-bike to, pero hindi, electric vehicle po pala dahil four-wheeler na po siya. Okay, nakapag-review na po na tayo nito last year. So dito, i-update natin ngayong 2024. At ito ho, talagang tingin ko marami hong bumibili nito eh. Pero tingnan natin yung presyo, kung may nabago ba, kung tumaas ba o bumaba. And then ito, meron ho sila rito yung mga, ayeto, e-bike na pang single lang. Alam naman natin ang gasolina ngayon, fluctuating, tataas, bababa, tataas, bababa. So yun lang, ang isang issue ko po talaga rito, kasi alam naman natin marami nagiging issues sa e-bike na sa gumagamit ng kalsada, walang lisensya, walang registro, tapos pag na-aksidente, problema, di ba? Pero siguro yun ang isa sa dapat ayusin ng LTO. Siguro mayroon silang ginagawang action doon. Pero to pansamantala. Pero siyempre friendly po talaga ito at talagang pangmasa po ito, tiwi lang. Malaking pakinabang po sa ating mga kababayan. Okay, meron po itong for delivery. Sir, check lang natin. Ilalabas na po ba yan? Sir. Ayan, sige, tama-tama. At idadrive mo, sir. Ano? Ayan, sige. Ano pangalan mo, sir? Cyrus po. Cyrus. Oh, shoutout po sa inyong lahat. Good morning po. Dito po sa NWOW Santa Cruz, Laguna. Kamusta po kayo? Baka may mga babatiin kayo dyan. Shout-shout lang. Sige po, sige. Huwag mahiya. Libre. Libre ang bumate. Nahiya na si ma'am. Oh, sige, meron ho kayong sa-shoutout, sir. Sir. Nahiya na rin si sir. Pero binabati ko po yung nanay ko na sa tulad na po ko. Okay, ito po yung nakaraang na-review natin, itong kulay gray. Pero i-check natin, ito po itong orange. Okay, ito, kasalukuyan pong ilalabas natin, i-deliver. Mabenta po talaga itong EMC Gold. Ayan, naka-reverse mode po siya, dahan-dahan lang. Maganda po talaga ang kulay white, malinis ha. Tangagandaan sa kanya, apat na pasahero ang pwedeng isakay. Then makakapagkarga po tayo ng mga gamit natin. Meron po itong carrier sa likod eh. Ayan, may headlight din naman siya, di ba? Maganda, meron siyang wiper sa malaking windshield niya. And then side mirror, kumpleto naman. And then meron siyang built-in na electric fan sa loob. Ayan, ingat-ingat lang. Okay, sundan na natin. Aba. Parang power steering na rin siya, di ba? Tatawid lang tayo. Sir, saan yan i-deliver? Sa Lumban po. Ah, Lumban. Okay, sir. Tatanong ko lang habang ginagamit mo, ha? Okay, sir. Okay, sir Cyrus. Tatanong ko lang yung kanyang mga function. Ano? Isa-isahin natin. Una, ano po itong isang... switch dito. Ano ba to? Ignition ba to, sir? Bali, sir, ito yung kanyang ignition. Okay, dito. So, yung tinatawag parang siya yung cambio. So, ito cambio. Po yung kanyang speed selector. Speed selector. So, dito, nakapalobo dun sa speed selector. Makikita nyo yung R, N, D, saka yung S. So, ibig sabihin po, nung N, siya po ay naka-neutral. So, kahit anong gawin po, i-accelerate po natin siya, hindi po siya tatakbo. Okay. So, kung sa drive naman, sir, yung letter D siya po yung drive. So, bababa lang natin itong handbrake. Okay. Saka lang po siya tatakbo, sir. And then, ano naman, sir, itong S? So, siya po yung speed, sir. Speed. And then... Mas mabilis. Then, yung reverse, yung letter R. Okay, alin dito, sir, ang preno at accelerator? Ito po ang kanyang accelerator. Ito rin po ang kanyang preno. So, okay. Yung preno natin, siya ay naka-display. Okay. And then ito sir, itong panel niya, ang ganda ng kanya, parang tablet itong kanyang screen. Apa, ano po itong nasa gitna niya? So, siya po yung kanyang speedometer o tinatawag natin odometer. Dito naman makikita natin yung ating battery bar at battery volt. Sir, isang tanong ko, bakit 64% lang? So, ano ibig sabihin nun sir, full charge po yung ating unit. Hindi ba 100% ang full charge niya? 64 talaga. 64 po. So, ito naman sir, ito yung gear position, tama ba? Apo, yung gear position niya po, ito po yun. So, ito po yung kanyang kilometer, sir. Okay. Ngayon pala, tanong ko, sir. Ilang oras siya china-charge?
Pang full charge? 6 to 8 hours, sir. 6 to 8 hours. So, gano'ng kalayo mararating nun? Bali, simula dito, kasi estimate po namin, simula sa aming warehouse sa Carmona, Cavite. Okay. So, to Santa Cruz, kaya niya po naman. Sabihin, ano po yun? Ilang kilometers kaya? Wala pang 100 kilometers yung Carmona, Cavite. Yeah, kasi from Calambas, sir, 45 na eh. Yes, sir. Tama. Kaya niya, sir, full tank? Eh, full tank. Full bar na full charge na... Yes, mula Carmona, sir, hanggang dito. So, estimate ko dun, sir, nasa ano ho yun eh? Mga 60 kilometers, napatakbo nyo na po siya. Apo, sir. So, pagdating dito, lobat na talaga siya. Apo, one way lang siya, sir. Ah, one pero way lang. Pero hindi naman siya gano'ng lobat nyo lang. May matitira ka pa siguro para mapapaulit. Tapos, sir, anong maximum speed niya? Maximum speed ko na nasa 30. Ah, okay. And then, ito, sir, tatanong ko, ano ba itong... control dito. Ano ba? Bali, ito sir, kanya yung wiper pala. Wiper. Ikot lang pero ko sir. Siyang... eh. Okay, ano yan sir? Ano sir? Siya po ay meron siyang low. Kung gusto niyo mas mahina or gusto niyo sa pagwa-wipe niya. O, sa pagwa-wipe sir, testingin natin yung ilaw nga. Sa ilaw. Turning signal, sir. Turning signal. Busina. Okay, may hazard siya. Busina, sir. Okay. May lock naman, sir, to na po. Ito manibela. Sir, meron, sir. Pagka pinatayin natin siya, maglalock siya. Para na rin tayo nakakotsi nito, di ba? Opo, sir. Okay sir, pakitesting nga ito ating mini electric fan. So yung kanya electric fan, pindutin lang po natin yung switch niya dito. Ayun, meron siyang switch doon. Yan, pagpindot, pagka po nasa baba, number 2. Then pagka nasa taas, number 1. Mas malakas. Halina, mas malakas yung nasa baba po. Okay, sa baba. Okay. Ang pagpatay po, sa gitna lang. Nga pala sir, paano pag umuulan, may libre ba itong trapal? Hindi siya libre, pinibili rin po. Ah, okay, dito rin sa inyo po. Meron lang po kaming... on hand na tarapan. Okay. Okay sir, tignan ko itong nasa ilalim ng upuan ha. So, siya po yung kanyang battery compartment. Okay, sige, check natin. May detalye ka sir kung anong watts o ilang ano yung battery sir. Niya? So, yung battery po natin ay 60 volts. 60 volts. Okay, 32 amperes. Then, kung halimbawa naman hindi natin gagamitin ng 3 to 5 days yung ating e-bike, papatayin lang natin. So, meron siyang parang main switch dito. Ano po? So para hindi siya nadidiskarga ano. Yes, ho? Sir. Sir, halimbawa, naikarga na pabayaan. Anong halimbawa, lumagpas sa 8 hours na or 6 hours sa pagkakarga? Hindi ba siya mabilis madiskarga, sir? Halimbawa. Bali, hindi naman, sir. Kinagandahan din sa amin sa e-bike. Dito sa aming brand, hindi naman siya ganun, hindi siya sira, hindi agad. Okay. Tapos sir, tingnan ko po itong extra carrier dito. Okay, sir. So ito po yung ating harapan. Magkano halaga niyan? Nasa 2-4 po. 2-4? Isang set na to, lahat na. Isang set na po. Okay, sige sir. Then, ayan, saan ba binubuksan yan sir? Dito sir, sa likod. Okay, ayan, meron sa susian dito po. Ayan. Okay, ngayong 2024, ito pa rin naman po yung na-review natin last year. Pareho lang siya. Okay, ito. May libreng helmet sir? Yes sir. Sige ba, okay ito ha. May helmet. Meron din po siyang raincoat. Ayan, pag umulan, ano? Apo. Then, safety lock. Pati okay. Charger. Pati tote bag. Okay. Ano to sir? Ano? Ito yung charger niya. Ito yung pinaka yung charger niya. Okay. And then dito, pwede pa tayong magkarga rito siguro ng mga pinamili natin sa palengke o kaya gamit sa bata sa school. Ano po? Then, meron siyang libre isang gulong sir. Okay. Ito. May reserva siya. Sir, tatanong ko lang lilinawin ko ha kasi ito ang issue ng mga e-bike or ng electric vehicle. Hindi pa rin ba tayo nire-required magkaroon ng lisensya o rehistro? Opo. May update po ba kayo? Meron sir, marami tayong update yan. Okay. Kung halimbawa na magkaroon ng rehistro ang ating e-bike dito sa bayan ng Santa Cruz, so kami po ang muna mag-aasikan sa LTO. Then meron naman pong bayan na hinihingan sila ng registration o ng lisensya ng ganyan. Dun sa katulad ng San Pedro, papuntang patas na sa NCR, siya po kasi ay more on e-bike na. Sir, halimbawa, meron ka ng lisensya. Halimbawa, katulad ko, nag-drive ako ng motorsiklo. Meron na akong lisensya, restricted 1 and 2. Ano yun? Pwede na ba yun para dito sa e-bike? O bukod pa?
ayun lang ang hindi to sure kasi sir, wala pa kami. Wala pa. Nung maglabas sa katulad lang, sagot lang po talaga namin, doon sir. Okay. Magkaroon ng city ordinance, so okay po talaga. Bagay, iniintay nyo pa rin ang, ano, ang ordinance ng mga bayan-bayan, ano po? Okay, ipapasyal po tayo ni Cyrus para ma-feel po natin. Ngayon lang po ako sasakay ng e-bike sa totoo lang o ng electric vehicle. Kaya tara, sakay na tayo. Okay, ayan. O, okay, ito. Para tayong turista na papasyal. Okay, ayan. Andito po tayo sa Santa Cruz, Laguna. Sige, circuit lang tayo, ha. Dahan-dahan lang. O, ayan. Sir, kamusta ang pagdadrive? Mabilis ba siya mag-accelerate? Hindi ba siya delay? Hindi naman. Medyo may konting delay kasi once na pagka hindi mo siya nilagyan ng delay, mabibigla yung customer, sir. Ah, okay. So may timing pa rin, ano? Opo. Yung ating paa. So kagandahan nito, talagang automatic na siya. Wala ka ng clutch. Kasi ako, sa totoo lang, hindi ako marunong magmaneho ng manual na sasakyan, eh. Kaya siya ng mga bata. Oo, kaya ito siguro ang napapagay sa akin. Kaya malakas din po ang kanyang preno, oh. Biglaan. Pero hindi tayo na, ano, nayayanig pag biglang preno, ano, oh. So tama ako ito. Ayan. Ang ating driver, si Sir Cyrus. Ayan, shout out sa'yo, Sir Cyrus. Taga saan ka, sir? Ako po ay taga Gatid. Gatid, okay. Taga Gatid naman ako. Ayan po, sarap po yung pakaramdam dito, oh. Relax na relax tayo. Okay. Pwede tayong ano, mag-sideline, ano? Hanap tayo pasahero. Magkano? 20-20 lang. Bago ano, deliver. Oh, shout out po dito sa nakabili ito. Napakaganda po ng unit ito. Hindi po kayo nagkamali. Alam niyo, nagpa-plano po kami kumuha nito. Siguro kailangan lang natin ng pan-down. Nga pala sir, magkano po ang down payment nito? O ang cash muna? Sa cash price po, kanyang SRP ay 88,000. So sa cash price po, tayo ay 86 sa pagkikakak. Yes. Sir, installment. Paano ang down payment? Installment. Timing down na 20,000. 20,000 ang kanyang down payment. Apo, 10,000. Ang kanyang hulog sa isang buwan ay 5,300 sa loob po ng 18 months. 8 months. Anong pinakamahabang term, sir, sa installment? So, pinakamahaba po yung 18 months. 18 months, so isang taon kalahati. Magkano nga uli, sir, ang ating month sa 18 months, sir? 5,300. Ba, pwede na, para rin kung gusto niyo kumuha, dito lang po sa Santa Cruz. Oo, dito po kami nakapwesto sa Santa Cruz Bayan, tapat ng Motor Central, katabi ng Desmar. Ayan, pabalik na tayo. Sarap po sumakay, hindi matagtag, walang masyadong vibration, okay? Sarap po talaga gamitin. Sige. Sige sir, salamat ha. Okay. Babalang ako. Sige. Salamat naman, sir.